A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Amen. All the time. God is good. All the time. Yeah. God is good. Yes, Lord. All the time. All the time. God is good. All the time. Thank you, Lord. God is good all the time. All the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Live tayo dito sa Jesus County Church, Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Kaspasyo naman, mapagpalang gabi. Sorry mga kapatid. Yan, salamat sa Panginoon. Thank you for joining us tonight. Kung kayo po ay first time, pakitype naman dyan, new blessing. Pinamali natin, mga kapatid natin, Brother Ariel Garcia, Celine Rovillos, Mami Beng, lahat ang kasama mo dyan, Territorion, Mami Ading, Sister Michelle, good evening. Thank you, Lord. Sabay-sabay na tayo mag-share at mag-like ng video na ito. Gawin natin, pakiclick yung share doon sa baba ng iyong screen. Share, then write post. Tapos makiklik yung post. Ayan, salamat sa Panginoon for joining us sa ating digital evangelism. We're doing it not for men, but for the glory of God. Amen. Good evening, Patricia, Tita Nida, Tito Rennie. Good evening sa inyo, Karen Ash Pistal. Praise the Lord. Kamusta po kayo dyan? Thank you, Lord. Sister Josepa de Ocampo. Ayan, Sister Noemi, Brother Efren. Salamat sa mga comments and mga tag ng mga names ng ating mga mahal sa buhay. Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Nandito na tayo sa second day ng ating discernment series. Ito ba ay nabubuhay na with discernment? At kung hindi pa at nagkukulang pa, magandang balita, matututunan natin how can we live with discernment. At sa mga Bible characters na ito, marami tayong matututunan. Ayan, praise the Lord! Maraming salamat mga kapatid sa pagsama mo ngayon. Hingin natin ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya, join us in the word of prayer. Let's close our eyes and bow our heads tonight. Father, we thank you, we bless you. We just want to worship and honor your name. Tonight, Lord, nagpupuri kami sa iyong pangalan. Salamat po. Salamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan. Salamat sa mga pagpapala, sa proteksyon, sa kapayapaan sa aming mga buhay. Thank you, Jesus, for this opportunity na kami, Lord, ay makarinig muli sa iyo. Maibahagi ang salita mo. We're receiving your discernment, wisdom sa aming mga buhay. Kailangan po namin na mangusap ka, Lord, mangaral at magturo ka sa amin. Pagkalooban niyo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa, puspusin kami ng banal na espiritu lahat ng gagawin namin. Magtatagumpay. Binubuksan po namin ang aming mga puso sa iyo, Lord. Itanim niyo po ang salita mo. Binhi, natutubo, lalago, magkakabunga, maraming bungang nagtatagal at magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Baguhin niyo nga po kami. Pagkalooban niyo kami ng kaalaman at karunungan. Ibigay niyo sa amin, Lord, ang discernment na kinakailangan namin to make the right, good decisions. Makita namin yung mga priorities and Lord, ma-eliminate namin ang mga distraction sa aming mga buhay. Father, we thank you for tonight that you will empower and fill us with your Holy Spirit. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat din, Lord, sa mga first time na kasama namin. Salamat din sa mga kapatid namin committed sa oras. Everyone joining us tonight. Kahit sa mga manonood ng replays, Lord, bless us in a special way as we are ready to receive the blessing of your word, Panginoon. Transform us to be more like you, Jesus. Salamat po, Panginoon, at lahat ng ito, Lord, ay para sa iyong kaluwalhatian. Kaya aming panalangin sa mga awiting ito, Lord, pangalan mo maitaas. Manahan ka sa pagpupuri ng iyong mga anak. Samahan niyo po kami. Let us experience your presence. Nasaan man kami ngayon, Lord, maranasan ka namin ang iyong kapangyarihan, kagalingan, kapayapaan, ang iyong pagsama.
kailangan namin. Maraming salamat, Lord. Join us tonight. We welcome your presence, Holy Spirit. And all of this we receive in the mighty name of Jesus. Amen. Yan. Amen and amen. Maraming salamat sa Panginoon. Yes. Good evening po sa ating lahat. Sa mga kapatid natin, kakapasok pa lamang. Welcome. Kakatapos lang natin mag-pray. Welcome namin kayo dito sa online prayer meeting, OPM. Mondays to Fridays, alas 7 and alas 8. Stay tuned ka lang, mga kapatid. Mape-bless ka ng salita ng Panginoon. Patunta na tayo sa pagpupuri, pagsama sa Panginoon. Awitin natin salita. Ayan. Alam mo, salita ng Diyos, mananatili magpawalang hanggan. Kaya dyan natin ilagay ang ating pag-asa. Sa salita ng Diyos, tayo manahan, magtiwala, hindi matitinag, hindi mawawala, mananatili yan. Kaya awitin natin yan. Maya-maya, pakipost po yung lyrics dyan. Good evening, Kuya Zen, Ate Rica Del. Good evening, Daddy Steve Reynolds from Indiana. Good evening, Lina Maulawi, Mr. Josie Nogoy. Thank you, Lord. Sir Resi Parr, Reynaline Liboon. Good evening, Sister Cynthia and Brother John John. Ayan, Brother June Pamularco. Good evening. Salamat sa Panginoon. Kung kayo po ay first time na maka-join tonight, pakitype naman dyan, new blessing, Sister Myla Meneses. Ayan, mapagpalang gabi sa inyo. Sister Gina Ocampo, Brother Willie, lahat ng mga nanonood dyan sa kantin, kasama mo Sister Janet Tison, isang malakas na amen. Sister Ruth Royo, Kuya RJ, praise the Lord. Binabati natin si Grendaline. Ayan, Grendaline Durin. Ayan, salamat sa Diyos. Si Ninang Amor, good evening din po. Brother Lito Mendoza, Brother Topper Montoya, Christopher, Roderick Manalo. Good evening sa inyo. Ayan, Brother Ding Dong, Brother Dan, Sister Ritz Season. Ayan, handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Awitin natin to. Salita. Let's join as we praise the Lord. Ayan, Sister Lola, good evening. Okay, thank you Lord God. Thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you Jesus. Come on, let's sing to the Lord our God. Woohoo! Sa kanyang hininga, ang kalangit ay nalikha. Araw, buwan at mga bituin, pray sa pamamaginan niya. Mga turo mo'y kalakasan, walang kamalian. Ibigay kalungan sa sayap na isipan. Hindi mapigilan ito, apoy sa puso ko, nakamulong sa aking buto, nag-aalak sa pangalan. Sa isipan, sapat
sugo ng iyong salita. Kagalingan ang drama sa lahat ng maniniwala. Kaligtasan ng bunga. Pakinggan mo yan sa ating YouTube channel. And I pray that the bless ka ng salita ng Panginoon. Salamat sa ating praise and worship team for joining us. No? Thank you Lord sa mga compositions na yan. Salamat sa Diyos na buhay. At sa mga first time, kung kakapasok lang, pakitype dyan, new blessing. Yan. Hello sa iyo, Sister Mira, Sister Maureen Avellino. Good evening. Thank you Lord. Si Jocelyn Miranda, hello sa iyo. Si Mami Salve, good evening, Sister Ree, si Sister Tina Calomarde, salamat sa buhay ninyo. Sister Rota Mendoza, good evening, Sister Patricia, salamat sa Lord. Ayan, tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon, sarap magpuri sa Lord. Alam yung salita niya, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya maya-maya, abangan natin ang Word of God. Pag-usapan natin si Dana, napakagandang story. Marami tayong mga biblical principles, aral, sa buhay, matututunan natin pa natin ito i-apply. No? Good evening din, Brother Oscar Corsiga. Salamat sa Diyos. Binabati natin mga kapatid natin sa J County, Canada. Salamat sa Lord sa buhay ninyo, Brother Tweedy, Sister Josel, ayan, Sister Jeff, Sister Charity, praise God. Pagpalaya ka ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Brother Roy, Sister Rara, salamat sa Diyos. Si Sister Loreng and Brother Mando from Nasugbu, Batangas. Brother Pure,
Konbawa sa mga kapatid natin sa Japan, Sister Tess Gomez, Mami Kylie, Sis Ethel. Good evening, Sister Ibay Osmal, Miki, good evening sa inyo. Father Romel and Sister Kay sa ating Shea Coffee, California, Chicago. Salamat sa Lord sa mga kapatid natin sa J. Conky, Greece. Praise the Lord, Pastor Bong, Sister Ching, Gonzales. Ayan. Father Romel, Garcia, napagpalang gabi sa inyo dyan. Ha? Salamat sa Panginoon, Yolanda Garcia. Tuloy-tuloy ang gawain and wala tayong tigil sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Coffee break muna. Coffee break. Ayan. Brother Henry Ferratero, new blessing. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord! Ayan, meron na mga sagot ang ating coffee break question. Four picture, one verse. Matatagpuan sa Psalm 119 verse 125. Andun yung sagot, di ba? Sa four picture, I am your servant. Give me discernment that I may understand your statutes. Anong ibig sabihin nito sa atin? Ito pong psalmist, itong mga sumulat ng mga awitin na ito, sila po'y nananalangin na pagkalooban sila ng Lord ng pangunawa para mapili nila kung ano yung maganda, mabuti, yung tama nilang gawin. As they continue in their Christian walk, ganun din sa ating mga mananampalataya, kailangan po natin ng discernment. Kaya alam nyo, araw-araw, pagkagising sa umaga, papasok tayo sa eskwela, andyan ang trabaho, negosyo, hingin na natin sa Diyos, Lord, bigyan nyo po ako ng discernment para sa lahat ng decision ko, magiging maganda ang kalalabasan nito. Yan ang sagot sa ating coffee break. Thank you, Lord. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, congratulations sa ating mga coffee break winners sa weekly yan. May bago tayo, andyan yung mga face mask natin, papamigay sa mga weekly na mananalo. Kaya mag-comment na sa ating Jesus Coffee page. Paano po? I-like nyo, i-follow nyo yung page natin. Meron pong option doon sa Jesus Coffee page. Like and follow. Tapos mga kapatid, samahan nyo rin kami. Gawin natin itong lahat. Merong option doon, invite friends. Invite friends. I-click nyo yung invite all. Invite nyo mga kaibigan nyo. Makikita nila yung page natin. At lahat ng post natin sa mga magla-like, makakapanood dyan. Ayan, hindi lang tayo nag-OPM tuwing gabi. Nariyan din kasama natin ang ating mga daily quotes sa ating servant leaders, mga pinupost natin. Ganun din sa Bible verses. Andyan ang mga snippets natin. Araw-araw, marami pong activities at gawain dito sa ating Jesus Coffee Church. Kaya, salamat! Follow kayo sa ating YouTube channel. Nakikita nyo yung mga compositions. Marinig nyo, mabe-bless kayo. Mga bagong awitin galing sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Good evening sa iyo. Sister Che, the Diva, Sister Winnie, ayan, Brother Jonard, Renz Morales, good evening, Sister Winty Mahou, ayan, praise God, si Giselle John, good evening, Brother Dan Montoya, Sister Shirley Daug, praise the Lord, May Trufil, Lorna Avenida, Mary Ann Polipano, pinagpalang gabi sa ating lahat. Ayan, Brother Joshua, Lord, Joshua Locreasas, good evening sa iyo. Ayan, salamat sa Panginoon, tuloy-tuloy po ang gawain ng Lord. Siyempre, yung digital evangelism, huwag natin sayangin yung pagkakataon. Mabilis lang to, isang share, pakiclick yung share, pakitag yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, mapanood na nila ito. No? Salamat sa Lord sa mga first time, sa mga new blessings natin. Alright, praise the Lord. Cyril and Domingo, good evening. Siyempre, para sa ating mga live viewers, meron din kayong opportunity na manalo ng ating mga merchandise sa ating J. Comfy family. No? Meron tayong face mask doon. Pwede kayong manalo weekly kung masasagot nyo ang tanong ko at mabubulot kayo every Sunday. Sino ang kapatid ni Maria? Ayan, na nagiging abala sa maraming
bagay na nababalisa na siya, sabi niya kay Lord, Lord, tinan niyo nga yung si Maria, oh, nakaupo lang dyan. Tulungan naman ako, pakisabi lang. Alright, anong pangalan ng kapatid ni Maria na yun? Pag-usapan natin ng kahapon. Sige, lahat ng mga may answer, pakicomment lang dyan at lahat ng tamang sagot ay kukunin ang ating J-Conky page at meron kayong chance sa ating weekly draw. Buksan na natin yung ating mga Bible, Daniel chapter 2. Daniel chapter 2, verse 1 to 3. Ayan, habang hinihintay natin basahin ang salita ng Panginoon, i-invite namin kayo. This coming July 25, kailangan niyo po mag-register para sa ating online, para sa ating physical gathering. Ayan, meron po tayong face-to-face. Sama-sama tayo magpuri, sumumba sa Panginoon, July 25. Lahat ng details nandoon sa ating Jesus Coffee page. Kaya in-invite namin kayo na tingnan niyo lahat ng details doon. Kailangan po mag-register para at least nakasulat yung pangalan nyo doon at pwede kayong pumasok kasi limited lang. Kung sino lang po yung mga nakalista, yun lang po ang papapasukin natin dahil sa sitwasyon natin ngayon. But it's a bigger place. It's a wonderful place that the Lord has provided for His children. Malaking-malaki po yun. Maraming space para sa bawat isa. Alright, once a month lang itong mangyayari kaya do not miss that opportunity. Good evening sa Sister Sinset Montemayor, Abby Aubrey Adeline Chen. Ayan. Buksan natin Daniel chapter 2 verse 1 to 3. Daniel chapter 2 verse 1 to 3, basahin natin. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, remember that name, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, engkantador, mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Sabi ng hari, ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong makapag-aral muli ng salita makarinig galing sa iyo. Ito ay magbibigay buhay, kalakasan, gabay sa aming lahat. Kaya panalangin namin na puspusin niyo po kami, Lord, ng Banal na Espiritu. Mangusap, magturo, mangaral ka sa amin. Lahat kami makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Muli, kung kakapasok mo pa lang, welcome ka dito sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays from Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Ruben. Hanggang alas 8 lang tayo. Kaya stay tuned para sa salita ng ating Panginoon. Pinag-uusapan natin discernment. No, it is the ability to perceive what is actually taking place in a given situation. Kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, yung discernment ay nagbibigay sa atin ng ability to separate what is good from bad, what is good from better, what is better from the best. Alam natin yan at yun ay binibigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Araw-araw, kailangan natin because we make decisions every day. But second day na natin, pag-usapan natin yung buhay ni Daniel, pero ikaw ba ay nanaginip na ng isang bagay, isang lugar, sitwasyon, pangyayari na hindi mo masyadong maipaliwanag. Alright, na, Lord, bakit ganito yung message mo sa akin? Alam niyo mga kapatid natin, nung nag-pray and fasting tayo, talagang may mga panaginip eh. Talagang nangungusap ang Lord. Sinabi niya sa kanyang salita, He speaks to us through dreams and visions. At dito po, sa mga panaginip natin, may mga kahulugan yan, may ibig sabihin yan. Pero syempre, hindi naman lagi, no, na sa panaginip na lang tayo aasa. At itong panaginip na ito, may paliwanag yan. Okay? At ang Diyos ang nakakaalam ng panaginip na yan. At kung meron kang kakilala na pwedeng mag-share sa'yo ng something na makapagbigay kahulugan ng pangunawa dun sa panaginip na yun, eh, salamat sa ating Panginoon. And every time we have dreams na maganda, merong meaning, meron tayong parang message ang Panginoon sa atin, i-drawing nyo yan. Gusto natin na maalala yan at syempre lahat ng sinasabi ng Panginoon magkakatotoo yan. It could be a warning
sa atin, sa ating family, sa mga anak mo. It could be a warning dun sa mga pwedeng mangyari from every impending danger na haharapin natin. Ngayon po, itong si King Nebuchadnezzar, as we start our lesson, nanaginip siya. At dun sa kanyang panaginip, sa kanyang panahon, hindi po siya talaga makatulog eh. Talagang bumabag-abag yun sa kanyang buhay kasi napakasama po ng kanyang panaginip. Kapag binasa niyo yung Book of Daniel, makikita niyo kung ano yung kanyang panaginip. Kaya makikita niyo rin yung ibig sabihin nun, maunawaan niyo, kaya pala siya talagang binabag-abag ng panaginip na yun. And the challenge here is, wala pong someone na makapag-explain nung kanyang panaginip kasi ang tanong ng hari, ito yung kanyang kondisyon. Ayan. So, nung nanaginip siya, pinatawag niya. No? Sa Babylon po ito nangyari kasi meron doon talagang mga encantador, may salamangkero, mangkukulam. Totoo yan, may mga mangkukulam, ha? May mga astrologers, mga nag-study ng stars, may mga matatalinong tao na pinatawag niya. At sumagot nga po yung mga astrologo sa wikang Aramaico in verse 4. Mabuhay ang hari. Sabihin nyo sa amin ang panaginip at ipapaliwanag namin. So they requested for the king na kwento nyo, anong panaginip mo? Explain ko. So ganun. Itong challenge. In verse 5, sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos ko, sabihin muna ninyo ang aking panaginip sa kaninyo ipaliwanag. Aba, parang mahirap po ata yun. Kasi yung hari, hindi niya lang nire-request na ipaliwanag yung panaginip. Ang request niya pa, ikaw, kung talagang magaling ka, magikero ka, astrologer ka, ikaw ay isang encantador, kung may power ka talaga, sabi ng mahal na hari, sabihin mo sa akin kung ano na panaginipan ko. Hindi niya sinasabi yung kanyang napanaginipan, sasabihin mo sa akin. At ito pa yung catch dun. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipapawasak ang inyong mga tahanan. If we think of this, it's a very hard problem para sa mga tao na naroon. Eh, sino nga ba naman ang makakapagsabi ng panaginip ng tao? Eh, kahit nga yung anak mo, yung nanay mo. Eh. Pag nagtanong niya, nanaginip ako. Eh, sabihin mo panaginip ko. Parang imposible po yun. Tama ba? Wala pong someone na pwedeng magsabi ng eksaktong napanaginipan mo. Kundi ikaw lamang. Pwedeng ipaliwanag, pero kung ano ba yung panaginip mo itself, wala makakapagsabi kundi ikaw lang. So in verse 10, sumagot yung mga astrologo. At ito nga yung kanilang understanding doon, na which is true. Wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos nyo. Walang tao sa daigdig na makakagawa ng inuutos nyo. Walang sama na pwedeng magsabi ng panaginip mo. Walang ring hari. Gaano man ang kanyang kapangyarihan na nag-utos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo, sinasabi lang, ang hirap naman ng mga sinasabi niyo, mahal na hari. Wala pa akong nakilalang hari na ganyan ang mga inutos. Di ba? In verse 11, sabi dito, napakahirap gawin ng iniutos ninyo. Sabi dito, mga Diyos lamang. Yan, mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Para dito sa mga astrologers, sa mga manghuhulat sa lamangkero, it is impossible for them to answer and explain the dream of the king kung hindi niya sasabihin yung kanyang panaginip. Pero yun yung gustong sabihin ng hari. The king was challenging them na sabihin sa kanya kung ano yung kanyang napanaginipan. An impossible assignment para sa mga salamangkero, manghuhula at astrologo. And they answered the king, hindi namin kayang gawin. Mga Diyos lamang. Someone who is powerful than us, who can make it happen, who can reveal to you what is your dream. So it involves the heavenly powers na talagang sinasabi ng mga astrologers, para bang naniniwala sila may mga Diyos na pwede makagawa niya. At problema, hindi sila namumuhay nakasama ng tao. So, meron pa rin impossibilities na pinakita dito. At dahil nga doon sa sagot nila, nagaril po yung hari in verse 12, at inutos na patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia, doon sa sobrang galit niyo, patayin na yung mga advisors na yan, para bang sinasabi, wala naman palang kayang gawin yan. Hindi naman pala tunay na Diyos yung kanilang mga pinaglilingkuran.
Baliwala yan mga powers nyo kung di nyo kayo paliwanag yung aking panaginip. In verse 11, saklaw ng kautusang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, si Shadrach, si Meshach at si Abednego. So si Daniel nandun lang sa isang gilid, di ba? Parang nadamay pa kami dyan sa panaginip ng hari na yan. Kaya nung dumating po yung balita kina Daniel na pinapatay ng hari lahat ng matatalino dahil wala makapagsabi nung panaginip niya, in verse 14 and chapter 2 to 15, NASB or New American Standard Bible, sabi rito, then Daniel replied with discretion and discernment to Arioch. So nung narinig niya yung balita na papatay kami, nagsalita siya, sumagot siya doon sa papatay, sa captain of the king's bodyguard. Handa na siyang patayin eh, papatayin ng mga matatalino who had gone out to kill the wise men of Babylon. But Daniel replied with discretion and discernment. Ayan, nang nangusap siya, nagsalita siya with discernment. In verse 15, he said to Arioch, the king's officer, for what reason, anong dahilan, is the decree from the king so harsh? Then Arioch informed Daniel of the matter. So kinuwento niya kay Daniel, kaya naman naggalit yung hari kasi wala makapagpaliwanag nung kanyang panaginip at wala makapagsabi nung kanyang napanaginipan. Eh kahit naman po sinong matalino, hindi kayang gawin yun. Pero si Daniel, maayos po siyang nakipag-usap with discernment. Kasi syempre, papatay na, kausap niya yung bodyguard eh, yung king's bodyguard. At yun na yung nag-carry out ng order para kubusin lahat ng mga matatalino. And this is my point, nung sinabi na nagsalita si Daniel with discernment, ito ginagawa ng discernment sa buhay ng isang tao. Discernment makes you choose your words carefully. Kapag ang tao ay may discernment, it makes us, it helps us, to choose our words carefully. Sabi ng isang version, choosing his words carefully. Kapag nagsasalita ang tao, may discernment, may pangunawa na nanggagaling sa Diyos, pinipili niya yung kanyang sasabihin. Hindi lang yan bastang banat ng banat, hindi lang yan bastang nagsasalita, pinag-iisipan niyang maigi. May kilala ka bang ganung tao na bago niya sabihin, iisipin niya muna ng makapitong beses bago niya ilabas yung salita na yon? Because we live in a generation today, lalo na sa digital world, andyan ang Facebook, kapag may nakitang post, wala na ako isipin, basta nakita ko, kung totoo man yan o hindi, magko-comment ako. Wala nang pagpipigil. No? Hindi na iniisip kung ano yung sasabihin. Sabi dito sa Proverbs 15 verse 1, Amplified Bible. A soft and gentle and thoughtful words answer turns away wrath, but harsh and painful and careless words stir up anger. Pero si Daniel, iba siya. Dahil Daniel lived with discernment, yung kanyang sasabihin, iniingatan niya. Yung mga salitang gagamitin niya, ginamit niya sa pakikipag-usap dun sa kay Arioch, na kung saan siya yung bodyguard ng hari na nagka-carry out ng order ng hari, maayos siya nakikipag-usap. Tingin ka dito. Sa tahanan, tingnan natin kung nabubuhay tayo with discernment. Yung ating ba mga salita na ginagamit kapag nakikipag-usap tayo sa ating kapatid, sa nakakatandaman yan o nakakabatang kapatid, meron bang discernment na iniisip mo muna, tama ba itong sasabihin? Alam mo yun, sabi rito yung malumanay kasi na sagot, nakakapawi ng galit. Eh, pastor, totoo naman itong sasabihin ko eh. Oo, totoo nga yan, pero yung delivery mo, importante po yun. Discernment helps us to deliver the right words with a spirit of love. May pag-ibig. Nakapagpa-deliver ka na ba ng pagkain? Hindi ba? Pag umorder ka online tapos dine-deliver dyan sa bahay nyo, di ba? Nakakatuwa kapag yung nag-deliver masaya. Yes ma'am, nandito na po yung order nyo. Eh, pero pag masungit, ma'am, dito order nyo. Okay, sige, sukli. Okay to. Di ba parang, ano ba yan? Sungit naman ito? Masarap po na kapag yung nag-deliver sa'yo ng food, eh magiliw, mahinahon, magalang, may respeto. Eh ganun din sa buhay natin. Masarap kausap yung kapag nagsasalita siya, malumanay yung sagot. Subukan nyo yan sa buhay nyong mag-asawa. Na kahit alam mo na masasaktan siya doon sa sasabihin mo, pinag-iisipan mo yung delivery mo. Importante po yun.
soft and gentle and thoughtful answer. Kapag may tanong, meron kang gustong sabihin, meron kang comment, importante po yung pinag-aaralan natin dito. Sa Facebook, di ba, may like, may comment. Sa buhay nyo, bago kayo mag-comment sa iyong partner, gawin mo muna yung dalawang like. 2 likes, 1 comment. Alam mo, ang ganda ng ginawa mo ngayong araw na ito. Tuwan-tuwa ako, naglaba ka. Salamat sa Lord. Andiyan, ang sarap ng luto mo. Di ba? Nilalike mo muna yung iyong partner sa mga ginawa niyang mabuti. Ang comment ko lang eh, hindi ko pa nakapaglinis ng kwarto. Alam mo yun ba? Tuwan-tuwa muna siya. And then, kinoment mo, nakita mo yung maganda niyang ginawa. And then, you comment down kung ano man yung mga gusto mo sabihin. Pero kapag careless tayo, kapag walang discernment, walang pinipili doon sa mga gustong sabihin, aba, makakasakit tayo. It stir up anger. Pag ang tugon mo marahas, kapag ang delivery mo marahas, eh, lalo kayo mag-aaway. In Proverbs chapter 15 verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Dalangin ko ngayong oras na ito, nagkakaroon tayo ng pangunawa na Lord, hindi lang pala basta magsasalita. Kailangan pag-iisipan ko din. Pag-iisipan ko kung ito bang sasabihin ko ay makapagbigay ng healing, makapag-encourage, or baka ma-discourage siya lalo. Baka makasakit ako. Kailangan pag-isipan natin yung maigi. Totoo naman eh, the truth hurts. Pero kapag diniliver mo yan, with the spirit of love and gentleness. Maganda yung dating. Ayan. Maganda yung pagtanggap. Sabi sa Amplified Bible ng Proverbs 16 verse 24, pleasant words are like a honeycomb, sweet and delightful to the soul and healing to the body. Nakapagpagaling yung mga magagandang salita. Hindi ito pa flattery or pambobola. Yung totoo yung sasabihin mo, pero with the spirit of love. Kaya ito'y binibigay ng discernment sa atin. Makes us to choose our words carefully. Kaya alam nyo, yung tao na walang discernment, basta kung anong maisip niya, sasabihin niya yun. Basta lang yung magsasalita, kailangan pag-iisipan natin. Hingin natin sa Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng discernment na lahat ng mga lalabas sa bibig ko, Lord. Makapag-build up, hindi makakasakit ng tao, hindi makakasira ng relasyon, hindi makapa-apekto ng masama sa aming pagsasama. Amen? Kailangan meron discernment. Piliin natin yung ating mga sasabihin. Like Daniel, nung kinausap niya, pinili niya yung mga salita na sasabihin niya. Magalang pa din. In verse 16, dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nagpunta siya sa hari mismo. Nakiusap. Nabigyan siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. And imagine this. Ito yung sinabi ng hari. Unfair talaga yung request ng hari. Imposible talaga sa tao. Sino ba naman ang magtatanong na sabihin mo sa akin panaginip ko? Eh kahit naman sino, napaka-unfair mo naman. Hindi naman tama ng ganyan yan. Kaya ang sagot ng mga astrologo, yung sinabi nila sa hari, nagalit yung hari kasi talagang diniretso nila yung hari. Wala pong hari. Walang hari na gahit gano'ng kapangyarihan na nag-uutos ng ganyan. Ah, grabe naman yung utos mo. Napakahirap. E di ba, ito yung makaka-relate tayo. Minsan sa opisina, ang hirap naman ang inuutos ni boss. Ano ba naman yan? Hindi ko natrabaho yan. Ano ba yan? Maaring sa mga naging estudyante nag-aaral, sobrang dami namang project nito. Ang hirap naman pinapagawa ng prof ko. Oh, grabe naman sila. Aboso na yan. Ano ba yan? Minsan sa bahay, ano ba naman itong nanay, tatay ko? Ang hirap namang inuutos sa akin. Lagi na lang ako inuutos. Pero si Daniel, kahit yung sitwasyon, unfair yung request ng hari, hindi maganda yung sinasabi ng hari, nung pagpunta niya dun sa hari, hindi siya nagreklamo. Hindi niya nareklamo, mahal na hari, pangit yung mga ginagawa niyo. Mali yan! Hindi siya nagalit at nagrebelde, hindi niya pinagsalitaan yung mahal na hari. Sabi rito, nakiusap. Yun yung tao may discernment eh. May matututo na nakikiusap, di ba? Sa nakiusap siya, nabigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Di ba? Meron pakiusap eh. Marunong ano yan? Marunong makiusap. Naniniwala ko ikaw nanonood, nakikinig ka kung minsan kasi ang humahadlang sa pakiusap,
eh, alam mo yun, yung pride ng tao. Bakit ako makikiusap? Siya mali ah. Siya muna mag-sorry dito. Experience ko yan eh. Dito kasi din sa aming tinitirahan, no? Uso kasi mga delivery ngayon, hindi ka nalalabas. Natutuwa lang ako kasi nung umorder ako, sabi niya wala siyang delivery ng door-to-door. Sabi ko, baka pwede naman kasi hindi ako makakaalis. May kasama ako mga kids. Sabi niya, sige, sige. Nandyan na siya sa gate. Okay? Nandyan na siya sa gate, no? Sabi ko, oh, okay, okay, sige, nandyan ka na. Thank you, Lord. Tinawag ko na sa guard. Alam mo yun, hindi ko alam, pero siguro nag-away sila nung guard nung aming gate, nung village dito, nung bahay namin. May guard kasi, tinatanong, saan kang street? Siguro nag-away sila kasi sabi niya sa akin, nag-reply, hindi ko na madi-deliver. Ang tamad ng guard nyo. Diba? Ako pa nagsulat. Ako pa pinagsulat. Dapat siya nang magsulat. In the back of my mind, sabi ko, hello, magsusulat ka lang. Hello, iwan mo lang yung ID mo, makukuha mo rin naman yun. Kung makikiusap ka lang, kung hindi mo yayabangan yung guard na yan, kung okay lang, di ba? Makakabenta ka. Alam mo, dahil doon sa kanyang pride, dahil hindi siya marunong makiusap, hindi niya makontrol yung kanyang inis, galit, hindi na siya nag-deliver. Sabi ko, ang lapit mo na lang. Hindi ba't minsan may mga kapatid tayong ganyan, nanonood ka, nakikinig ngayon, yung guard, yung subdivision, makikiraan ka, hindi ka marunong makiusap. Inaaway mo pa eh. Taga dito ako, bakit? Minsan gumagawa pa tayo ng kwento, pupunta ko si ano, bibisitahin ko si ganito. Di ba? Pero si Daniel eh, iba siya eh. Nakiusap pa siya eh. And dito ay ginagawa ng discernment sa buhay natin. Discernment controls anger. Discernment controls anger. Hindi nagiging magagalitin. Hindi nagreklamo si Daniel. Hindi siya nagrebelde. Hindi siya nagalit dun sa hari. Ano na, natutunan niya na kontrolin. Yung galit, yung ginagawa ng discernment, lumalawak yung pangunawa. Ah, kaya siguro ganito hari talaga, may problema talaga. Alam mo yung kaya ganyan yung office mate mo, sobrang sungit, soplada, soplado, kaya ganyan yung boss mo, isipin mo, lawakan mo yung pangunawa mo. If you have God's discernment in you, maunawa mo, siguro may nangyari sa kanyang family. Siguro kaya siya ganyan ngayon, masungit siya, hindi niya ginagawa yung tama niyang dapat gawin, may mga pinagdadaanan. Pinapalawak. Yung ating pangunawa. At kapag malawak ang pangunawa mo, hindi ka agad magagalit. Sabi ko, okay, sige, huwag ka nang pumunta. Okay lang. Ako ba humingi pa siya? Pasensya ka na sa guard namin kung pinagsulat ka. Alam mo, may pangunawa ka eh. Sabi dito sa Proverbs 14:29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Kapag madali kang magalit, yun ay tanda ng kahangalan. Pero kapag ikaw ay may kahinahunan, marunong umanawa, yung hindi agad sasabog sa galit, hindi agad magko-comment. Okay, uunawain mo na bakit niya sinabi yun? Bakit niya yung pinost? Totoo ba yun? Baka fake news lang yun. Nagre-respond ako sa fake news. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Tingin ka rito, binabago ni Lord tayo araw-araw. Naniniwala ako that God is speaking to you. Na huwag ka laging nagagalit. Huwag ka basta-basta magagalit. Unawain mo muna. Bakit siya tumataas ang boses? Bakit siya sumisigaw? Huwag ka makipaglaban ng sigawan at taasan ng boses. May discernment. It helps us to control our anger. Amen? Hindi mo yung susugutin. Ah, sinabi niya yun. O sige, puntahan natin yan. Sige, sinabi niya yun, pinost niya yun. Sige, i-comment natin yan. No, when you have discernment from God, it makes you to have great understanding. Sabi sa Proverbs 14:29 ng Amplified Bible, he who is slow to anger has great understanding. Ito si Daniel, hindi siya nagalit. No? Naunawaan niya. May malawak na pangunawa. At ito ang ginawa niya. Hiniling niya na sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan. Tungkol sa hiwaga na iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. So pagkatapos yung makiusap sa hari, ay hallelujah, hindi ako napatay. Siguro sabi ni Daniel, buti na lang hindi ako pinapatay ng hari. Napakiusapan ko ng maayos, nabigyan ako ng time. Ay, sabi niya siguro sa mga kasama niya, tara, tulungan niyo ako, mag-pray tayo kay Lord. Si Lord ang magbibigay sa atin ng
pang-unawa at aalam-alam ni Lord kung ano yung panaginip ng hari. Alam mo yun? Discernment leads us to depend on God. Discernment, pangatlo, leads us to depend on God. Sa pamamagitan po ng panalangin, sa Diyos sila dumipende. Itong si Daniel, nanalangin sila kay Lord. Sama-sama, mag-pray tayo, tara. Hindi sila dumiskarte ng sarili nila. Ay, hindi, invento na lang tayo. O ikaw, gento yung panaginip ng hari, magpalabunutan tayo. Alam mo yun, nagtatanong sila sa matatalino. Hindi nila ginawa na, tara, magtanong tayo, marunong si ganito eh. Hindi sila sumangguni sa mga manghuhula. Tara, may manghuhula eh, baka alam niya ito. Tara, may mangkukulam dun eh, tanongin natin, baka alam niya yung panaginip. Hindi sila pumunta sa mga magtatawas, albularyo. They depend on God. Humiling sila sa Panginoon, nagsama-sama po sila sa panalangin. And in verse 19, this is the good news. That the God that Daniel served is a God who is alive, who is powerful, God who is omniscient. Ang ibig sabihin ng omniscient, all-knowing. He is omniscient. It means He is full in the source of wisdom. Alam ni Lord ang lahat. Kahit palaginip ng hari, alam niya. Sabi rito, ng gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Kapatid, sa panalangin ni Daniel, sa tunay at buhay, makapangyarihang Diyos, tunay yung pinaglilingkuran natin, na siya'y nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya yung dapat natin pupuntahan. Siya yung dapat natin na sasanggunian. Sa kanya tayo lalapit. Hingin natin, yung mga hindi natin alam, dumipende tayo sa Panginoon. Kapag may mga gagawin ka, Lord, hindi ko na po alam ang decision dito sa business na ito. Tutuloy ba ako? Hindi ko kita yung puso nitong tao na ito eh. Then you turn to God in prayer. Dumipende ka sa Diyos, Lord, bigyan niyo po ako anong decision gagawin ko. And in our life, lahat po tayo, naniniwala ako, marami po tayong pagkakamali sa buhay natin. Sa mga decision natin. Pagpasok ng business, pag-i-invest, pagbibigay ng ganito, sa mga gagawin nating desisyon, lahat tayo nagkakamali. Alam nyo, and in the root of that mistake is because we depend on our own understanding. We depend on our own wisdom, on our own diskarte, on our own ability. Magaling ako dito, hindi, kaya ko yan. Kahit po ako, marami tayong pagkakamali. Eh kasi kala natin si Lord, sinasabi lang natin, hindi kay Lord to. Pero ang totoo, kapag bubuksan yung ating mga puso ng salita ng Diyos, makikita na hindi naman si Lord yan. Ikaw lang talaga yan. Ikaw lang may gusto niyan. Idea mo yan. Wisdom mo yan. Karunungan yan. Nanggaling sa'yo, hindi naman kay Lord yan. No wonder, ang sabi ng Proverbs 3, 5-6. Ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. Kaya alam nyo, ito yung panahon na ma-examine natin yung sarili natin. Na kapag tayo dumidepende sa Lord, yung kalooban niya talaga yung naisin natin. Yung nais ng Panginoon ang naisin natin. At alam nyo, sumasagot ang Diyos. Sabi niya sa James chapter 1, verse 5, kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan kapag hindi mo alam ang gagawin, kapag hindi mo makita kung ano ba yung decision mo, ano ba yung mabuti, ano ba yung masama, ano ba yung makakabuti sa iyo. Sabi rito, sino man sa inyo kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Lord, hindi ko alam gagawin sa anak ko, sa relationship namin. Hindi ko alam gagawin. Sasagot ba agad ako? Magdi-decision ba agad ako? No. Like Daniel, let us depend on God. Manalangin tayo. Humingi tayo ng discernment, ng wisdom galing sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. May pagkakataon na dapat kang mag-desisyon agad, may pagkakataon na dapat ka munang tumahimik at sasabihin mo, teka, ipagpe-pray ko muna. Alamin ko muna kay Lord kasi ito ay desisyon na dapat ipinapanalangin. Hingin natin sa Panginoon ang pangunawa. Hingin natin sa Panginoon ang karunungan. At ang magandang balita dito, kapatid, magbibigay siya sa atin.
masagana siyang magbibigay. At sigurado kapag kay Lord galing yan, tama yung magiging decision mo. If you read the life of Daniel, eksaktong ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari. Kung ano yung napanaginipan ng hari, sinabi sa kanya ng Panginoon. And nung sinabi niya yun sa hari, alam mo, tinanong siya eh, Daniel, okay, sige, sabihin mo. Sabi rito sa verse 27, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang matalino, tagapayo, encantador, salamangkero, manghuhula. In verse 28, sabi ni Daniel sa hari, ngunit meron pong isang Diyos sa kalangitan. Ilan daw? Meron pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga. At ipinakita niya sa hari Nebukadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Hindi ito magagawa ng tao. Diyos lang makakagawa nito. Meron bang mga problema, issue sa buhay mo na hindi mo alam ang gagawin? Hindi mo masyadong maunawaan bakit nangyayari ito sa buhay mo? God can give you wisdom if you come to Him and depend on Him in prayer. Manalangin ka, Lord, hindi ko alam bakit ganito nangyari sa family namin. Hindi ko alam bakit nagiging ganito yung buhay ko. Ask God, because God knows everything. And when you ask to the Lord, He is willing, He is generous to give you wisdom. At magiging tama ang decision mo sa buhay. And it requires us humility. Kailangan matuto tayo na magpakumbaba. And tonight, maybe we're saying, oh nga, pastor, ako yan eh. Totoo sa lahat ng mga pagkakamali ng buhay ko kasi umasa ako sa sarili ko lang. Totoo eh, sinabi ko si Lord, pero totoo ako yun. Sinabi ko galing kay Lord to, pero ang totoo ako lang talaga yun. But right now, God can still change us. May pagkakataon pa. Ang problema, oh pastor, ako talaga naging problema kasi I trust in my wisdom, in my knowledge. Kaya ko, diskartehan ko eh, sarili ko, galing ko eh. Pero nagkamali. Pero we end up failing. Pero hindi pa tapos si Lord sa'yo. Ngayon na nakikinig at nanonood ka, ibig sabihin, binibigyan ka ng Lord ng opportunity to make things right again. But this time, we will depend on God. We will depend on the power of God. And join us as we pray na humingi tayo ng tawad sa ating Diyos. Galing sa puso natin. If you're that person tonight, you're saying, Pastor, ako yung nagkamali. Ako yung umasa sa aking sarili, sa ibang tao. Pray this prayer with us. Galing sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Lord, sorry po. Umasa ako sa sarili kong karunungan. Umasa ako sa ibang tao. Pinagsisisihan ko na po lahat. Patawarin niyo po sa akong makasalanan. Binubuksan ko po yung puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka po sa akin. Lord, maraming salamat. Sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyong karunungan sa aking buhay. Pagpalain niyo po ako ng pangunawa sa lahat ng aking mga desisyon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat po. Tinatanggap ko ang pagpapatawad, pagmamahal, buhay na walang hanggan. Salamat. Tinatanggap ko po ang pangunawa, ang discernment sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, yes, marami tayong mga pagkakamali, pero ngayon, buhay ka pa eh. Bagong simula ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Gusto ni Lord na magpatuloy ka. At this time, hindi ka na magdedesisyon sa sarili mo. Hindi ka aasa sa sarili mo. For how you will run your marriage, your business, your career. Hindi na. Aasa tayo sa Panginoon. At kapag sa Kanya tayo umasa, susuko na natin ang ating sarili. Hayaan natin na marinig natin ang tinig ng Panginoon sa pangyarihan ng Kanyang Espiritu. Mangungusap siya sa iyo.
kung paano siya nangusap kay Daniel, naniniwala ko that Jesus is also speaking to us by the power of His Holy Spirit. Nasa atin na ang Banal na Espiritu. Nasa atin na siya. At maririnig mo yung kanyang tinig. Sasabihin niya sa'yo, wag. Sabihin niya sa'yo, go. Sabihin niya sa'yo, left or right, stop or let's go on, move. Sabihin niya yun sa atin. Kasi anak niya na tayo. Amen? Praise the Lord. Siyempre, para mas lalong maging malinaw ang boses ng Panginoon, ang tinig ng Banal na Espiritu, kailangan mong lumakas. Kailangan mong lumago. At yun ay mangyayari kung i-devote natin, i-commit natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng Kanyang salita. Yung pong araw-araw na pakikinig ng Kanyang salita ay nade-develop sa atin yung sensitivity sa boses ng Panginoon. Nalalaman mo yung kalooban ng Diyos? Kasi araw-araw mo siyang naririnig. You're developing to hear from God. Kaya chine-challenge ka namin. This 2021, we declare a year of new beginnings. Ito'y bagong simula sa iyong buhay. I-commit mo yung sarili mo sa ating mga online services. Araw-araw, meron tayong gawain. Araw-araw, ipinapahayag natin ang salita ng Panginoon. Kaya ang kailangan mo nalang gawin, makinig. At kapag napakinggan mo ang tinig ng Lord, huwag matigas ang puso. Sumunod tayo. At sigurado, doon makikita ang pagbabago ng ating mga buhay. Salamat sa Diyos. At syempre, bago tayo mag-end, 5 minutes, tapos na tayo. Mag-pray muna tayo. Let's pray for one another. If you need healing, o may kilala ka, sabihin mo yung kanilang pangalan. No? Kahit hindi sila nanonood, let's pray for them. Let's pray for healing physically, emotionally, mentally, and even spiritual healing. Ipanalangin po natin. Amen. Salamat sa Lord. One more time, let us close our eyes and bow our heads. Father, we thank You. Help us to be sensitive to Your voice. Empower us by Your Holy Spirit to make the right decisions. Give us discernment. Lord, bless us with wisdom, understanding, and knowledge. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kaya yung mga anak mo, gusto mo mabuhay ng may karunungan. Hindi kami magiging pabalang, maraha sa aming mga sagot at pagsasalita. Tulungan Niyo po kami maging mahinahon. Lord, help us to choose our words carefully. Help us to depend on You, Lord. Help us to give us self-control na hindi basta nagagalit, nagre-react, kundi Lord, lakwakan Niyo po ang aming pangunawa. Araw-araw, baguhin Niyo po kami, Panginoon. And right now, You are transforming us, changing us in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. We continue to pray, Lord, sa Iyong proteksyon, sa aming mga buhay at pamilya. Sa aming mga anak, lukuban Niyo kami ng banal na dugo. Nandiyan pa rin ang virus, pero Ikaw ay nandiyan at mananatili magpakailanman. Hindi mo kami iwanan. Hindi mo kami pababayaan. We are protected by the blood of Jesus Christ. Lord, we pray for people who are suffering emotionally and mentally, sa mga nawala ng mahal sa buhay, Panginoon, sa mga nangungulila, sa nagdadalamhati. Salamat sapagkat ipinagkakaloob mo sa kanila ngayon ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Ang aliw ng Banal na Espiritu, ang kagalingan sa kanilang mga pusong nasusugatan at patuloy na naghahanap, pupunuan mo silang, Panginoon. Salamat po. Tulungan Niyo po, Lord, na ang kamatayan ay magbukas ng aming mga mata na makita namin kung gaano kaiksi ang buhay na dapat ito'y ipahalay namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangunawa, sa aral, sa kagalingan, sa aliw ng Banal na Espiritu, sa kapayapaan. Maraming salamat. And Lord, we're praying for those people na may karamdaman sa kanilang mga physical na katawan. In the name of Jesus, mula ulo hanggang talampakan, kahit anong sakit, maging virus man, Ikaw na nasa ICU, quarantine facility, Ikaw na lumalaban ng cancer, Ikaw na nakikipaglaban sa sakit na yan, surrender to God. It is the Lord's battle. And He can win. He will win. Jesus will always win. Sa Kanyang mga lata, Ika'y pinagaling. Kaya sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Inuutosan ko katawan mo to be restored. Yung health, binabalik sa ini Lord. I command your body to be healed in the name of Jesus. Lahat ng sakit, sickness, disease, virus, naalis na sa iyong katawan. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang kagalingan sa kapangyarihan ng Kanyang mga lata. Sa pangalan ni Jesus at sa Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Yes, salamat sa Panginoon kung sumabay ka sa ating panalangin. I believe God hears our prayers. We need to believe. Kailangan maniwala ka. And you receive it. Amen. Yes, Lord. We receive healing. We receive restoration, comfort, peace, and joy in our hearts. At syempre, maniwala tayo, maghintay, at patuloy tayong manalangin. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na nag-share ng ating live video. Ayan, may mga kapatid tayo na patuloy na nanalangin for healing. If you prayed with us, we're praying for you. At sa mga hindi pa nakapag-share, pakishare na po yung live video natin. Pakitag na yung mga mahal natin sa buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sa mga Kingdom Partners and Builders, maraming salamat sa inyong buhay. Kaya kung tumanggap ka kay Jesus bilang Lord and Savior, I believe you are a son of God. You are a daughter of God. Tinanggap ka na sa kanyang kaharian. Yan, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah. Sinin na sa atin si Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. He is the King, He is the wisdom and the power of God. Salamat sa Diyos muli sa pag-join nyo dito sa OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. with Jesus Coffee Church. Ako po si Pastor Ruban. Thank you. God bless you. Have a great night. See you again.